So, tayo naman ngayon ay magluluto ng pritong isda para sa ating dinindeng. Magluluto tayo mamaya ng specialty ng mga Ilocano na tinatawag nilang dinindeng. Magandang katerna nito ay ang pritong isda. Ayan. Ituin natin mabuti ito. At dyan na rin tayo kukuha naman ng pangsahog. So, ayan. Tapos na ang ating pritong isda. Ngayon naman ay uumpisahan na natin magluto ng dinindeng. Nagpakulo ako ng tubig. Ito ang aking mga ingredients ng dinindeng. Fresh na saluyod. Yan, fresh na fresh yan. Kanina lang nabili. Tapos meron din ako dito string beans at saka ampalaya. Yan, fresh din yan. Tapos itong talong. Inislice ko na yung talong. Binabad ko na ng tubig para hindi siya mag-brown. Yan ang sekreto ng talong pagka i-slicein mo. Babarin mo ng tubig para hindi mag-brown. Kaya yan, talong, ampalaya, string beans, at fresh na saluyot. Tapos, ito rin gagamitan ko rin siya ng bagoong nabalayan. Siya ang pinaka-salt niya. Yan, sa mga dinindeng, ito ang ginagamit natin. So, ngayon, kumukulo ng aking tubig. Pwede ko nang umpisahan na ilagay itong bagoong balayan. Yan. Kasi yan ay wala naman na siyang laman. Liquid bali lang yan, sauce. Kaya hindi na kailangan yan pa sa tubig, kundi diretso ng ilagay sa kumukulong tubig. Yan. After that, kukuha tayo ng isda dito na pangsahok sa ating dinindeng, pang palasa. Yan ang unahin natin ilagay para lumasa yung sabaw niya. And then, kailangan natin siyang takpan muna. So, ayan, kumukulo ng ating isda na may bagoong. Ngayon, pwede na nating umpisahan ilagay ang mga gulay niya. Kagaya ng sitaw. Ayan, sitaw. Pwede na rin natin ilagay itong ampalaya. Tsaka itong talong. Lutuin lang natin siya hanggang okay na ang kanyang pagkaluto. Pwede nating lagay sa ibabaw itong pinakasahog niya para hindi madudurog doon. Taktan natin ulit siya. Lutuin natin ng mga ilang minutes sa maano yung gulay. So, ayan. Medyo okay-okay na ang kanyang mga vegetables. Pwede na natin ilagay ang saluyod. Pinakahuli ito kasi madali lang maluto.
sarap niyan. Fresh na fresh. Rich in vitamin A. Tapos, i-cover natin siya. At lulutuin ng ilang minutes. O, ayan. Ngayon, tignan naman natin kung luto na siya. Wow! Masarap! It's masarap na dinding-ding. Ayan. Luto na siya. Yan ang masarap sa dinding-ding. Na ang katerno niya ay pritong isda. Yan ang magkaternong menu. Yan, luto na siya. Ready na. So, yan guys. Tapos na ang pagluluto. Thank you guys for watching. Don't forget to click subscribe. Thank you. Goodbye.